means katinga katawan na ino-offer na nila, pero natatawa na lang ako. Hello, what's up, what's up? Mayroong interview si Juby Espinido na tungkol nga dun sa kalagayan ng Osami City at saka yung mga bribery attempt sa kanya. Trinanslate ko lang ito kasi Cebuano yung salita eh, kaya para maintindihan nyo. Talagang nakakabahala. Grabe to. Kasi kung matatandaan nyo, ito si Juvie Espinido, ito yung nagbuwag sa grupo nila Kerwin Espinosa at saka yung mag-amang mayor na yun. Sa kanya nag-surrender si Mayor Espinosa bago napatay. Tapos yung nakakulong na si Mayor Espinosa, nilusob niya yung mga bahay, sinerge niya yung mga bahay nila Kerwin at saka ni Mayor. Yun nga, nagkaroon din ng encounter doon, may mga namatay na mga tauhan ng mga Espinosa. Ngayon naman dito sa Osami City, ito naman yung Paruhinog family. Talagang itong Paruhinog family, talagang ano to, mga organized crime group. Kasi alam, marami nang nakarinig nito. Ang tagal na nitong naririnig na kuratong baliling, sila yung mga leader nito. At saka hanggang ngayon, biro mo katagal na nung kuratong baliling ngayon, ilang taon na yun, dekada na ata to. O diba, dekada na nga. Tapos ngayon lang, nung dumating si President Duterte, dahil nga sa drug campaign, hindi na rin natatakot yung mga pulis. Kasi suportado nga sila ng President. Kaya yung raid na ginawa nila doon sa Osami City, na resulta ng pagkamatay ng mayor tsaka yung mga kamag-anak niya, nakakabahala talagang grabe. Kasi pagka yung ikaw yung pulis yung hepe doon sa Osami City, talagang bibigyan ka ng napakaraming pera. Kung masisilaw ka sa pera, wala, tapos. Tsaka hindi lang yon, pati katawan ino-offer na sa'yo kasi para lang hindi sila magalaw, para tuloy-tuloy yung operasyon nila. Tsaka ito, papakita ko sa inyo yung translate ko. Yung hindi masyadong, basta maintindihan nyo. Ito, pakinggan nyo. Tapos lagay ako sa region kasi maraming mga request. Nilagay na naman ako sa Ormoc. Sa region ako, namatay yung kompetensya ni Erwin na drug lord kasi si Erwin lumayas, na yun. Si Ganda Masir Silban, nakuha na. Patay. Pero hindi yung politiko drug lord talaga yun. Tinapon ako doon sa Mindanao kasi nga nagsekretary si Sarmiento na number one na galit sa akin sa Samar. Partner sila kasi nung mayor na uwi. So nilagay ako sa Davao. Nung malapit ng eleksyon, nung katapos ng eleksyon, nilagay ako sa Albuera. Patay natin, na-disband natin yung Espinosa Group. One month after nun, tinok-over na to sa jail nung sa Baybay. One month after dun sa Baybay, namatay naman si Mayor. Ako, patay na yun sila. Hindi na lang ako magsabi. Pero sabihin ko kayo, maliit lang yung sinako, yung sansako na tagwa 100. Kung bribe lang, dito ko nakita na yung mga hippie hindi pala nakakapag-perform kasi babribe ka ng talagang by all means. Katinga katawan na ino-offer na nila, pero natatawa na lang ako. Hindi na lang yan. Basta sasabihan, sinabi ko sa inyo, basta ako yung tinitingnan ko, yung tao, basta kung yung mga gusto, yung mga ganyan, wala, hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos dito sa Osamis. Basta huwag nyo na lang palagihin ng kwento na yan. One week before nahitabo ang raid nga, sige na kag-mention, nag-interview sa mga local media nga, hapit na gin mo magbangga si mo ang sweetheart. Siguro
Kaya siya magiging pasabot ng suit card. Eh, Katolik sila ang kontra nyo. Showbiz. Ah, hindi. Again. Saan sila tanandot ka ng mga kontra? Yung sila lahat, yung mga kalaban. Kaya sila makag-assign Marawi before Marawi Sims ba?